Okay, so this is the part 2 of our discussion, no, regarding the trematoda. Okay, lahat ng mga definitive host at infective stage na discuss na natin, no, so hindi na natin sila dadaanan ngayon. So kailangan, by now, you're very familiar with all of those intermediate hosts, infective stages, and the definitive host. Okay, so number 1. The first classification ng mga flukes will be the liver flukes. Okay, so we have two species na medically important. Actually, 3 pala to. So, sorry. Mamaya discuss natin iba. The Fasciola hepatica, the Fasciola species is the first one, the Fasciola hepatica and the Fasciola gigantica. So, the Fasciola hepatica, the common name is the sheep or the temperate liver fluke. Pag sinabing temperate, ibig sabihin, it is common on those countries that have the temperate weather. Ano ba yung mga temperate weather? Yun yung may 4 seasons, winter, spring, summer, fall. Although, this specific species can be also found on tropical countries as well, no? So, mas madalas lang sila lumilito sa mga temperate weather because of the presence ng mga ships. So, Fasciola hepatica. Fasciola hepatica, once again, the common name, ship or temperate liver fluke. So, doon pa lang makikita nyo na sino ba yung definitive host niya? Ship. Okay? So, it infects ship and causes the ship liver rot. So, the next one is the Fasciola gigantica. It is, the common name is the giant or tropical liver fluke. So, if we're going to have a comparison with the previous Fasciola species, which is the hepatica, kanina, temperate weather, dito naman, tropical. So, ano lang, meron lang tayong dry season and wet season. Ganun lang. So, example is the our country itself, no, Philippines. Although, once again, ulitin ko, yung Fasciola gigantica, makikita rin yan sa mga temperate weather. Okay? So, mas common lang sila sa tropical weather, tropical countries due to the presence ng mga kalabaw, carabaos, water buffalo, mga cattle, or yung mga large ruminants. Okay? So, dadagdag ko dito, no? Okay, drawing ball pen natin ulit. Pag Fasciola hepatica, ang it's either sheep or mga small ruminants. Ano yung ibig sabihin pag ruminants kasi? Ruminants, those are mammals na kumakain ng grass, no? Ruminants. So, they are not specifically hindi natin pwedeng gamitin yung term na herbivore eh. Because herbivore, pag sinabing herbivore, kakain yun ng iba't ibang plants, no? Hindi lang grass. Pag sinabing ruminants, those that are capable, yung merong silang malakas na digestive enzymes that could break down grass, no? So, yung mga yun, mga grass eaters. So, litin ko, pag hepatica, small ruminant sheep or small ruminants, pag gigantica, cattle, water buffaloes, or large ruminants, no? Ayan, pakitake note po yan. Okay, next. Okay, so lahat ng makikita nyo for the next criteria or yung next classification nila, no, is applicable for the both species, ha? So hindi lang si gigantic ato, no? Okay, papalito. So the first one na importante or must know in terms of the Fasciola species in general is if ever a human is infected with the Fasciola species, magkakaroon siya ng elevated anti-P1 titer. Okay, tandaan niyo po yan. Dalawa lang ang medically significant species ng mga parasite na pwedeng mag-elevate ng anti-P1 titer mo. Ano yon? The first species is yung mga Fasciola species, namely hepatica and gigantica. The second one, which will be discussed later on, is yung mga nagkakaroon ng hydatid cyst. Sino kasi yun? Very good. Echinococcus granulosus, no? Yung mga Echinococcus species. Makakapag-increase din yan ng anti-P1 titer. The last one
That is very significant or very relevant for the fasciola species is that they cause halzone. Okay? Siyempre, alam naman natin na fasciolaiasis yung term na ginagamit, no? Kaya hindi ko na sinulat dito. Pag if a particular individual is infected with fasciola species, no? Pero yung important dito is yung halzone. They are capable of causing the pathogenic disease halzone. Ano yung halzone? Pag sinabing halzone, this is the, sulat natin dito, no? Ayan, take note, pharyngeal fasciolaiasis. Pharyngeal, ayan, ayan. Ganda yung sulat ko, ha? Ayan, kung hindi kayo nakikinig, hindi nyo maintindihan yung sulat ko. Pero pharyngeal fasciolaiasis, pharyngeal. So, dun sa pharynx mismo. Ano nangyayari sa pharynx area? Tandaan natin, no, ang original habitat ng ating mga fasciola species is liver. Pero, there are circumstances na maaaring yung, ano kasi yung infective stage to the definitive host? Very good. Metasarcaria. Instances, no, na pag na-ingest yung metasarcaria, mag-develop agad yan into the second, yung pre-adult stage. And yung pre-adult stage na yun, maaring mag-latch or dumikit, no, doon sa pharynx ng particular individual infected with the fasciola species. Ang tawag natin doon, halzone. Okay? Pag nag-latch siya doon, doon na lang siya. Okay, so hindi na siya pupunta ng liver dahil nagustuhan niya na doon, maglalatch sa doon. So yun yung tinatawag nating halzone or the pharyngeal fasciolaiasis, no? So take note of that, that's very important. So dito na tayo sa box, no? Ito yung lagi mga naitatanong, no? So what is the definitive host for fasciola? It is either sheep kung hepatica and cattle kung gigantica. So anong tawag sa man? So they are accidental host, no? So accidental host. Although the development of the trematode or the fluke to the man will still develop into an adult stage. So pwede pa rin natin sila tawagin definitive host. Tandaan natin, no, kung babalikan natin yung diniscuss ni Ma'am Kat about the introduction for parasitology. Pag sinabing, or if you're going to use the term definitive host, ibig sabihin that host is capable of giving off the next development stage of that particular parasite into an adult stage. Ibig sabihin yung adult stage ng ating parasite mag-form doon sa host na yon. So, pwede siyang masabihin na definitive host. Kaya naman, pwede rin natin gamitin yung term na definitive host sa man. Okay, so huwag kayong papalito. Okay, so next. The intermediate host, once again, lahat ng trematodes, snail. No? So napakadali lang. So first intermediate host, snail. Second intermediate host, dito lang magkakaiba-iba, ha? So take note of this, kangkong or yung mga water spinach. Okay, so ulitin lang natin, quick review lang. What is the infective stage to the snail? Kung titignan natin to, ano yung infective stage sa snail? Okay, very good. May residuum. What is the infective stage dun sa kangkong? Very good, Sircaria. Okay, so yun na yun. What is the adult identifying characteristic? Ito yung napakadali, no? Laging lumilitaw ito sa mga questions ko, no? So paki-review na lang ito lagi. They have the what we call the cephalic cone. Ano yung cephalic cone na yun? Ito yan, no? Yung drawing ko. So yung leaf-like na yan, meron siyang patusok doon sa kanyang bandang dulo. And doon matatagpuan yung mga suckers. No? Conal sila. Conal geometry. No? Nandun sila lahat. Doon sila matatagpuan. And then, di ko na naidagdag dito, napakasulat na lang. Kung meron silang cephalic cone, so ibig sabihin, meron silang tinatawag na shoulders. Bakit sinulat dito yung shoulders? Bakit kailangan na isulat ko dito yung shoulders na yan? Kasi, the only identifying characteristic or distinguishing characteristic between the two fasciola species, bukod sa size nila,
no, gigantica being bigger, no, hepatica being smaller, is yung shoulders. Yung hepatica, it has a broader shoulder. So, mas prominent yung shoulder niya. Ito yun, no? Ito yung shoulder. While yung gigantica, mas dikit yung shoulder niya doon sa cephalic cone. So, mas hindi prominent. Okay? So, sino yung prominent na shoulder? Yung fasciola hepatica. Pakitandaan po yun, no? Next, what is the identifying characteristic of their egg or ova? Hence, egg shape. Okay, so yun lang yun. Operculated ba? Or un-operculated ang fasciola? Very good. Operculated, no? Next. So next one, for the liver flukes, is yung Clonorchis species, no? Ang kamag-anak nito yung mga Opis turkeys. So, mabilis na lang. Dadaanan lang natin sila. So, what is the most significant? Si Clonorchis sinensis. Ang tawag natin dito is, the common name is the Chinese or the Oriental liver fluke. According to the book of Belisario, tinawag niya siyang most important liver fluke of man. Why is that? What's the main reason bakit natin siya tinawag na most important liver fluke of man? The only reason is because this is the only fluke, medically significant fluke, na mataas ang prevalence rate sa buong mundo. No? Specifically sa Russia, China, Korea, Japan. No? So, sa mga lugar na yon, this is the most prevalent fluke of man. Okay? So, yun yung pinaka-main focus natin dyan. So, sino yung mga kamag-anak niya? Kamag-anak niya, linagay ko na rin sila dito kasi halos magkakamukha na lang yung adult stage nila at saka egg stage nila and then yung pathogenesis nila. Halos kahawig din ng kay Clonorchis sinensis. The only difference is yung mas pathogenic si sinensis and mas common siya. No? So, mga kamag-anak niya, si Opis turkeys viverini or the Southeast Asian liver fluke, Opis turkeys filineus, the cat liver fluke, Dicrocilium dendriticum or lanceolate. Okay? Mahirap yung big kasi, no? Dicrocilium dendriticum or Dicrocilium lanceolate is the lancet fluke. Okay? So, tatandaan nyo, bago natin puntahan yung box, no? Ang Chinese Oriental liver fluke or the Clonorchis sinensis, ang definitive host niyan man. Same goes with the Opis turkeys viverini. Man din yan. Okay, saan tayo magbabago dito? So, Opis turkeys filineus, ayan, nasa pangalan niya na, ang definitive host niya ay cat. While yung ating Dicrocilium dendriticum or lanceolate, ang definitive host niya ay very good, ants. Mga panas, no? Mga langgam. So, pwede rin silang ma-infect ng fluke, no? And then, pag nakain mo yung langgam, pwede ka rin pala magkaroon ng lancet disease. Okay? So, the definitive host of Clonorchis sinensis is man. The intermediate host is, ano yung first intermediate host? Snail. Lahat naman sila snail. Right? The second intermediate host of our Clonorchis sinensis is fish. Okay, no? So, tandaan nyo yun. The difference between the two liver flukes, ang mga fasciola species, ano yung second intermediate host? Kangkong or the water spinach. While the Clonorchis sinensis, fish. No? Maraming scientific name yan, pero hindi ko na ipapamemorize sa inyo dahil baka ma-overwhelm kayo masyado. And they're just hindi sila ganun kamas no terms of the board exam. So, hindi na natin sila discuss. Next, the adult identifying characteristic for all of these species, no? Hindi lang kay Clonorchis sinensis. It will also apply with the Opis turkeys and the Dicrocilium. They have a deeply branched testis in tandem. Okay? Pinakita ko na yung picture nito nung nagparalab tayo, no? So, sa ngayon, kailangan nyo i-memorize yung mismo terminology, no? Or yung characteristic or yung pagka-illustrate ng word doon sa itsura na. No? Deeply branched testis in tandem.
yung egg niya, ito, napakadali nito, is old-fashioned electric bulb. And anong itsura nun? May presence ng aboparticular knob. Ano yung itsura nun? So, kung ito, ito yung itlog ng Planarchis sinensis nyo, meron siyang operculum sa taas, and meron siyang aboparticular knob. Ano yung itsura nun? Sa baba, may parang naka-uslit na nagpabilog din, no? So, yun yung aboparticular. Okay? So, next, intestinal flux. Sa intestinal flux, meron lang tayong fasciolopsis busti. Pakitandaan po, no? This is intestinal flux. Huwag kayong papalito. Fasciola species, they are liver flux. Fasciolopsis, they are intestinal flux. Ang fasciola species, fasciolaiasis. Ang fasciolopsis, fasciolopsiasis. No? May papalito doon. Fasciolopsis busti, the common name is the giant intestinal flux. Because this is, syempre, this is the largest flux of man. The definitive host is pig. The accidental host is man. So once again, pwede rin natin gamitin yung definitive host na term sa man. The reservoir host are dogs and rabbits. Pag sinabing reservoir host, maaaring tumira lang yung adult stage doon, pero hindi sila maaaring mag-develop, no, into the further stages. Okay, so dogs and rabbits, reservoir host. Intermediate host, once again, lahat sila, first intermediate host, snail. Ang difference lang, second intermediate host, plants and other vegetation. Okay? To be specific, mga water lily, no? Pero hindi ko nasimulat dito. Plants or vegetation. Okay na yun. Okay? So, kung gusto nyo siyang i-compare dun sa fasciola species, kangkong, or yung mga water, kasi, water, spinach. Dito naman, plants or vegetation. So the adult identifying characteristic, they are particularly similar to the fasciola species. The only difference is walang or the absence ng cephalic cone. Okay, so wala silang shoulder dahil walang cephalic cone. So kamukha nila yung mga fasciola species. The only difference is they lack the cephalic cone. The next one, the egg identifying characteristic. They don't have an identifying characteristic kasi they are particularly indistinguishable with the fasciola species. No? So, kamukha ng itlog nila yung mga fasciola species. So, kailan lang natin sila pwedeng ma-identify as a fasciolopsis species kapag naging adult. And yung meron sa adult, walang cephalic cone, absence of cephalic cone. Okay? The next intestinal flux is the heterophthys. The common name is the von Siebold's flux. This is considered as the smallest flux of man. So, pakitandaan po na pag sinabing intestinal flux, nandito yung matatagpuan yung largest, which is the fasciolopsis busti, and the smallest, which is the heterophthys. Smallest flux, largest flux. No? So, once again, babalikan natin yung pinakaunang discussion natin doon sa general characteristic. Meron siyang exception, di ba? Lahat ng trematodes, including the schistosomes, lahat sila may dalawang suckers. Yung acetabulum at saka yung ventral sucker. Ano yung kay heterophthys? Tatlo. So, meron siyang oral, meron siyang ventral, and genital sucker. Ano yung pangalan ng genital sucker niya? Gonotyle or the gonotyle. No? Kahit ano naman yung gamitin nyo, okay lang ako doon. Next, heterophthys is considered as the deadliest trematode because the pathogenesis ng heterophthys, it could cause intestinal rot itself. No, kaya niyang sirain yung intestinal lining or yung lumen. No? So, kaya siya deadliest trematode. So, parang... yung kapangyarihan niya, yung pathogenesis niya, may maaari mong maihan tulad ng kaunti sa mga Escherichia ako na, Entamoeba histolytica. Okay? They could cause intestinal rotting.
They have, because meron silang mga enzymes na capable of destroying intestinal tissues. Kaya deadliest nematode. And bakit deadliest? Kasi pag nasira mo yung mga tissues na yun, maaring mag-cause yan ng secondary infection. Pag nasira yung mga tissues na yun, maaring pumasok yung mga bacteria na present sa stomach natin, no? Eh, alam naman natin na pag sandamakmak yung mga normal flora sa intestines natin. So, pag pumasok yan sa bloodstream, diba? Sepsis. Okay? So, ganun yung ano daw. So, pero tandaan nyo lang dyan, deadliest trematoma. Okay na ako daw. Ano? Binibigyan ko lang kayo ng additional insights no, bakit siya tinawag na deadliest trematoma. So, definitive host is man. Wala nang iba. Wala nang, hindi siya accidental host. Wala nang iba. Walang reservoir host. Intermediate host is snail. The second intermediate host is fish. Okay, so there are specific once again there are specific scientific names or species ng fish, no? Pero sa ngayon, tandaan nyo lang fish, okay na ko doon. Next, the adult identifying characteristic of heterophytes is they have piriform shape and they have round testes. Ano po yung tingtukoy pag piriform? Pag piriform, so once again, magdodrawing tayo ng leaf-like, ng fluke. Ano yung piriform? Sabihin, meron siya mga spines, meron siya mga patusok-tusok sa katawan niya. No? Yan, the drawing po. Yan, piriform. So, ulit na din, pag adult identifying characteristic of heterophytes, they are piriform in shape and has a round testis in tandem. Ang itlog nila, mahirapan na naman tayo. Kaya nga, kung makikita nyo, the diagnostic stage, kapag titignan nyo yung CDC, the diagnostic stage is always dalawa, the egg and the adult. Pero mas prefer ng microscopic diagnostic stage is the adult. No? Although significant din naman kapag natagpuan natin yung ova ng the microscope. The only difference is, pwede mo lang bigyan ng general anti-fluke medicine yung pasyente mo, pero hindi specific to that species. Which is very important din the diagnosis ng mga flukes. Okay, so the egg identifying characteristic, indistinguishable, kamukhang kamukha. Sino mga kamukha niya? Metagonimus, yung kawai, Lonorchis sinensis, mga opistorchis species, kamukhang kamukha niya. So, kailan lang natin siya pwedeng ma-distinguish? Yung kanyang adult stage. Adult stage, piriform in shape, and has round testes in tandem. Next, sa ating intestinal fluke, we have Echinostoma ilocanum. The common name is the Garrison's fluke. So, this is ilocanum, no? So, this is proudly Pinoy. Okay, dito natin siya na-discover. So, katulad yan ni Capillaria filipinensis. May Pinoy pride tayong umiiral dito. So, this is discovered among Bilibid prisoners. Ang nangyayari kasi, so bigyan ko lang kayo ng a quick background why this was discovered by the researchers sa Bilibid prisoners. Ang nangyayari kasi, sa Bilibid, nagkukulangan ng food. Nagkakaroon ng scarcity in food. So, anong ginagawa ng ibang prisoners? Ang ginagawa nila, nagsasettle sila sa pagkain ng snail, ng mga kuhol or ng mga suso. Now, although kinakain naman yan sa ibang lugar, unfortunately, these are raw or undercooked kuhol or suso. No? So, kaya maaari silang ma-infect ng Echinostoma ilocanum. So, kung makikita nyo yung box na to, the definitive host of Echinostoma ilocanum is man, the reservoir host is rat. So, maaari ding matagpuan yung mga metasercaria sa rat, no? Yung mga rat na yun, pag kinain nila yung second intermediate host nito. So, ano ba yung mga intermediate host ng Echinostoma ilocanum? Napakadali lang. The first one is, syempre, ano yung first one? Napakadali. Snail. The second intermediate host, sabi ko nga kanina, snail din. Or sa Tagalog, suso or kuhol. Okay? So, ganun lang. Ganun. The adult identifying characteristic is they have oral sucker equipped with collar spines. So, titignan natin, no? So, nag-drawing tayo ulit ng leaf-like. Ayan, ganda. Nag-drawing ko, sobra. So,
yung oral sucker niya, so yung ventral sucker walang spine, hindi napapalibutan ng spine ng mga tusok-tusok. Yung oral sucker niya, meron siyang pabilog. Sa Belisario, ang tawag niya dito, circumoral spines. No? Sulat ko na rin, sige. Circumoral spines. So, meron siyang nakapalibot na mga tusok-tusok dun sa kanyang oral area. Oral sucker area. No? And then, dun naman sa kanyang overall identifying characteristic as an adult, pag matatagpuan mo, they are covered with a plate-like scales, no? So meron siyang hindi sila katulad nung kay heterophis na patusok. Yung kanya is scale-like, parang yung mga nasa isda, no? Parang mga Tagalog nun, kaliskis, parang kaliskis ng isda sa gilid niya, no? May ganun-ganun siya. Okay, so pinakita ko naman yan sa lab noon, so hopefully maalala nyo. Okay, so yun yan. So the next one is yung kaisa-isang lung fluke. What is the only lung fluke? It is the Paragonimus westermanni. What is the common name? It is the oriental lung fluke. It causes the endemic hemoptysis. So tandaan nyo, that particular pathogenesis, yung endemic hemoptysis, halos kamukha niya, si Mycobacterium tuberculosis, which is yung causative agent ng tuberculosis. So, kamukha niya yung kinukos na disease ni MTB, which is the TB itself, no? So, kamukha niya si tuberculosis. Bakit? The first comparison nilang dalawa is yung presence ng charcot-laden crystals. Ano ba yung mga charcot-laden crystals? Quick review, no? Si MTO, tsaka ng medical diagnostic para sa pathology natin. Pag sinabing charcot-laden crystals, these are crystals found in the sputum na degrading eosinophils, mga nagde-degrade na eosinophils, sorry, degrading eosinophils, okay? So, pag yung mga eosinophils na yon na napunta sa lungs mo, nasisira sila, nagbe-breakdown sila, okay? Napupunta yan sa sputum na i-expel mo, di ba? So, yun. Charcot-laden crystals na tawag natin to. Okay, so yun. Another comparison dito is yung hemoptysis. Parehas silang nagkukas ng hemoptysis. Marami pang iba, pero these are the must know na kailangan yung tandaan. Hindi ko nadi-discuss. Okay. So the definitive host is man. Okay, intermediate host, once again, the first one is snail. The second one, crab or crayfish. Okay, so madali lang siyang tandaan kasi siya lang naman yung may crab. Crayfish, yung iba fish, yung iba vegetation. The adult identifying characteristic is that the Paragonimus westermanni resembles the coffee bean shape siya. So leaf-like, pero coffee bean shape. Medyo pabilog na ganun. Okay? So coffee bean shape siya. Tapos yung kulay niya, halos kakulay niya rin yung coffee bean without any stains. No? Kulay brown din siya. Okay. So, ganyan ang identifying characteristic of our Paragonimus westermanni adult. Next, yung kanyang egg identifying characteristic, it is flattened, but the operculum is very, very prominent. So, the drawing natin. Ito yung kanyang flattened siya. Pero yung operculum, parang nakahiwalay siya. No? Kitang-kita mo. Very prominent. Sobrang laki. Parang nakahiwalay. Unlike the other eggs, yung operculum nila, maliit lang. Parang ginuhitan mo lang ng konting oblong sa dulo, no? Pero dito, may Paragonimus westermanni, it has an prominent operculum. Next, the last one is the blood flux. So, bigyan ko lang kayo ng mabilisan na general characteristics of blood flux. They cause schistosomiasis or
in the Philippines ang tawag natin dito, or in the tropical region, no? Ang tawag natin dito is bilharziasis. Pag sinabing bilharziasis, according to Belisario himself, no, siya lang naman nag-mention ng bilharziasis. Pag sinabi daw bilharziasis, this is the more chronic pathogenesis of the schistosomiasis. No? So, yun yan. Next, the adult stage are in the blood vessels. So, tanda nyo, blood vessels. Wala sila mismo sa bloodstream. Nasa blood vessels. Doon sila matatagpuan. So, ito yung pinakamagandang fact dyan about the blood flux or schistosomes. They are considered as the most romantic parasites. Bakit sila ang pinaka-romantic parasites? Kasi, they are capable of perpetual copulation. Ano yung perpetual copulation na yun? Ibig sabihin, pag natagpuan ng female yung kanyang male, forever na silang magko-copulate. Hindi na sila maghihiwalay. Okay? So, forever lang silang magkadikip. Huh? So, drawing ko sila na napakagano. Ito yung cover ng Zabig. Kung meron kayong Zabig, ito siya. So, dito naman, in this case, mas mataba yung male, pero mas mahaba yung female. Kamukha niya. Proud ako sa drawing ko. So, ito yung ating schistosomes. Ang tawag natin dito, ito yung male or female. Very good. Ito yung male. Ito yung female. Yung mas payat, yun yung female. Sir, bakit ganun? Bakit yung male yung may butas, no? Yung may gitna? Papasok kasi yung female dun sa gitna, no? Kasi, the male has yun yung tawag nating gynecophoral canal, no? And doon mo matatagpuan yung kanyang spicule or yung kanyang copulatory bursa. Okay? Nandun sa loob ng gynecophoral canal. Kaya papasok doon yung female na pagkahaba-haba, and then forever na silang ganun. So the adult female will be held upon the gynecophoral canal, yung nasa gitna, yung butas, and then doon na sila forever magkocopulate. So, ulitin lang natin, ano yung infective stage ng ating schistosome species sa kanilang definitive host? Very good, Sir Caria. Okay. So, ito yung ating point of comparison between the three significant or most relevant schistosome species. We have the Schistosoma japonicum, Hansoni, and Haematobium. The common name is, ayan, katagpuan nyo, Japonicum, Oriental Blood Fluke, Mansoni, Manson's Blood Fluke, Schistosoma Haematobium, Vesical Blood Fluke. The pathogenesis relies or vary on the particular habitat of that specific species ng Schistosoma. So, example, in Japonicum, sa habitat niya, it is in the venules of the small intestine. Ibig sabihin, dun sa mga maliliit na blood vessels na matatagpuan sa small intestine. Ano yung kukos niyang disease? It is the oriental schistosomiasis or the katayamas disease. Pakitandaan po yan. No? So, madali lang siyang tandaan kasi pag Japonicum, hapon. So, ibig sabihin, katayama, hapon yun. So, madali lang tandaan. Next, schistosoma mansoni, pababain mo lang ng konti yung habitat ni Japonicum. So, kung si Japonicum nasa small intestine, babain mo lang ng konti, pupunta ka sa large intestine. Venules of the large intestine. Ito, napakadali ng kanyang pathogenesis. Natawag natin siyang intestinal schistosomiasis. Kasi nga, nasa large intestine, so basically, intestinal schistosomiasis. Japonicum, dahil parang hapon yung kanyang pangalan, Katayama. No? Ganun ang kadali. And the last one, si Schistosoma haematobium, nagkukos niyan ng urinary schistosomiasis. Bakit? Saan siya matatagpuan? Ito pakitandaan po, no? The vesical plexus cells near the urinary bladder. So, maliit na mga blood vessels found in the urinary bladder. No? So, ang kanyang pangalan, kanyang pathogenesis, urinary schistosomiasis. Okay? So, once again, sinabi ko kanina, lahat ng first intermediate host, hindi nyo na kailangan tandaan yung kanilang
scientific name except for this Schistosoma. Unfortunately, no, except for this Schistosoma species. Kasi they are very relevant, especially kapag tinatanong sa boards, lagi silang lumilitaw. Number one, si Japonicum oncomelania hopensis quadraci. Si Mansoni, we have the Biofalaria australorbis and the Tropicorbis. And then the last one, si Hematobium bullinus, Physopsis, and the Biofalaria. So, ito pa yung isang madaling tandaan. How are we going to distinguish? Kasi lahat yan magkakamuka ng adult stage. Lahat yan magkakamuka ng itlog. The only difference will be the bukod dun sa kanilang habitat, sa intermediate host, is yung itlog. No? Ano yung distinguishing characteristic ng mga itlog? Si Japonicum, it has a small lateral spine. Drawing natin mo. Small lateral spine. So, ganyan lang. Si Mansoni, large lateral spine. Mas malaki. And then the last one, Hematobium, pointed terminal spine. Okay. Small lateral spine. Ganun lang. Diretso lang. Okay. Large lateral spine, pinalaki mo lang. Terminal, medyo kumubit ng konti. No? So, yun yung difference na. So, that is the end of the discussion for trematodes. Okay, so hopefully, may nalaman kayo, no? May nakuha kayong learnings. Okay, so thank you. The next is cestodes. No? So, stay tuned. Thank you.